Good morning everyone, mga ka-channel. Nandito na naman tayo ngayon mga guys. Today's tutorial ay magda-drive na naman tayo ng Nissan Patrol mga guys. So early in the morning, ito ang nasa isip ko mga guys para i-share sa inyo na naman ang panibagong ideas how to drive a Nissan Patrol. Ayan, Nissan Patrol mga guys. Oh. Okay, so start na tayo. Ayan, start na tayo mga guys. Unang-una natin gagawin, apak preno. Tapos, i-on natin ang susi. On accessories. Ayan, nakikita niyo dyan ang accessories niya. Alright. So, start na. Ayan, start natin. O yun, nag-start na mga guys. Pag-start natin, ayan, tingnan nyo mga guys, Nissan Patrol tayo. Malawak ito. Ayan mga guys. Okay na, na-start na natin, oh. Ayan, release natin yung handbrake. Ayan guys, oh, handbrake. Ayan. So, pagka hindi mo ito ipinindot mga guys, ay hindi yan marirelease. Ayan, oh, kahit purusahin mo pa. So, gagawin natin, i-press natin to. Ayan, yung button ka para maibaba. Alright. So, mag-reverse muna tayo. Pindutin to guys, oh. Kanya-kanyang power kasi kanya-kanyang gadget yan guys sa automatic transmission eh. So pipress muna natin ang automatic transmission. Pagka hinila mo yan, hindi mahihila yan. Kailangan muna press mo to. Tapos reverse para open yan. Okay, so magre-reverse na yan mga guys. Kahit hayaan mo lang, kahit hindi mo apakan ng gasolina, kahit magpreno ka lang, ay magre-reverse na yan ang ating sasakyan pag automatic transmission. Alright, so lalagay na tayo sa letter D. Pisilin ulit. Tapos natin reverse. Ayan, so madali lang guys, no? Pag automatic transmission, madali lang mga guys kasi pag pindot mo ganyan, preno lang, accelerator cable lang or gas pedal lang ang pipindutin at preno. Ayan, nakikita nyo naman mga guys. Ha? Tsaka ang calculation kailangan mga guys dahil malapad ang Nissan Patrol. Ayan. Tingnan nyo guys ha. Alright, naka letter D lang ako. Letter D, tapos apag gasolina para makaahon, para tumakbo. So, kailangan mga guys, control lang natin ang steering wheel. Naka letter D tayo. Wala na tayong dapat iba pang easy shift dyan. Basta naka letter D na tayo. Okay na lahat yan, kasama na lahat ang power ng ating sasakyan. Ayan, naka-drive mode na tayo mga guys. Ayan. So, titignan natin. Kailangan ang side mirror natin. Right? Side mirror sa left. Ayan, rear mirror. Kailangan tayong magiging mapagmatsyag. At kailangan listo tayo, no? Bilis ng kamay, bilis ng paa, talas ng paningin. Para magiging ang ating pagda-drive ay safe na safe mga guys. Ayan, tingnan nyo. Actual basic tutorial to mga guys, no? Dahil kung bago ka pa lang gusto mong matuto mag-drive, guys, bisitahin yung aking channel. Madalas nyong bisitahin guys dahil matututo at matututo kayo. Ayan, sa mga different parts of your car, most especially yung mga automatic transmission, no? Ayan. So, pagka nasa malapit na tayo sa ibang sasakyan, ang pagpreno ay dahan-dahan lang, guys. Marahan lamang ang pag-apak ng preno. Huwag harsh. Huwag yung bigla na pagpreno dahil hindi maganda yun ang response ng ating sasakyan pagka tayo ay preno ng bigla. So, dapat marahan lamang ang pag-apak ng preno. Ayan, sa pag-intersection, maging mapagmatsyag, huwag mong palalampasin yan. Huwag mong pagbibigyan yung nagko-cross dyan kasi nasa right of way tayo. Hindi natin pagbibigyan yun mga guys. No? Or else, maaabala yung nasa likod natin, magagalit yung nasa likod natin. Kaya kailangan, napaka-importante din yun mga guys na aware tayo, no, sa kalakaran ng traffic sa ating along the way. Ayan. So yan, ang aking pag-apak ay bahagya lamang sa gasolina. At tinitingnan ko ang aking dinadaanan mga guys. Kahit may mga pako man yan, ay kailangan nating mayigita para ating maiwasan, lalo-lalo na yung mga lupak. Ayan. So magiging listo lang tayo dyan pag may intersection. Ayan.
kung sakaling magko-cross yan, ay handa naman tayo magpreno. So ganoon mga guys, kailangan hindi tayo talaga madidisgrasya pag talagang alam natin ang kalakaran. So hindi po pwedeng patakbo lang tayo ng patakbo ng ating sasakyan, eh wala tayong idea dyan na marami palang tumatawid na sasakyan at mga tao. Ayan. So sana mga guys may napulot na naman kayong ideas kung paano mag-drive ng automatic car, Nissan Patrol. So malapad dito guys ang Nissan Patrol, sports utility vehicle, malawak, malaki. Kaya ang calculation natin kailangan tansyado nyo na guys, no? Ayan, so Nissan, naka-Nissan Patrol tayo guys. Yan, sa mga wala pang idea, extra bonus, ang airbag mga guys, pagka once ang airbag ay kunyari mabangga ka. Mabangga ka yung impact ang iyong pagkabangga tapos naabot doon yung airbag system na gadget, yun ay magpa-pop. Pag mag-pop ang airbag mga guys, yun ay tatama sa iyong muka, sasalagin ang iyong muka para hindi ka mabunggo ang iyong katawan or ulo doon sa mga matitigas na parte ng ating sasakyan. Kaya siya may airbag para talaga protector sa ating muka para hindi tayo masasaktan. Ayan. So yan ang ano ng airbag, no, ang trabaho ng airbag para makatulong na hindi tayo mapapaano. Ayan mga guys, so kagandahan guys sa ating mumunting channel, no, dahil hindi tayo nag-edit, nakikita nyo mga guys kung anong talagang totoong nangyayari sa pagtuturo natin ng mga basic ideas sa ating sasakyan mga guys. Alright, so yan ang stereo ng Nissan Patrol. Stereo yan. Ito ay hazard. Ito hazard light yan mga guys. Pag pinindot mo yan, mag-hazard ang yung sasakyan. Mag-signal na hazard. Ibig sabihin, babala ang hazard. So, tapos ito naman. Yan naman ang time. May time naman dyan. Ayan, speedometer kung para matatrack natin kung ilan yung tinatakbo ng ating sasakyan. Ito naman ang gas range, guys. Gas range yan kung tayo ay marami pang gasolina. Marami pa tayong gas na marami tayong krudo sa ating sasakyan. At yan naman ay temperature. Ito naman ay temperature mga guys. Kung tayo ay na-overheat, yan mag i-indicate kung tayo ba ay ma-overheat ng ating sasakyan. So ganun ka-importante mga guys ang familiarization ng bawat sasakyan na ating minamaneho or ang ating ginagamit mga guys. Hindi lang basta-basta na tayo ay magagamit lang ng gamit. So napaka-importante mga guys na talagang familiar tayo, alam natin ang lahat ng trabaho ng ating spare parts or mga accessories ng ating sasakyan mga guys. So ito naman ang signal lights. Pagka mag left tayo, ayan, yan ang pindutin mo. Pag nag left, ayan, nag signal siya kaagad, diba guys? Kung mag right naman tayo, ay patakin pataas, ayan, mag right, nag right signal siya. So yun, okay? So pag mag headlight naman tayo, ay ito pisilin mo lang yan, ayan. Pisilin mo lang yan ang headlight. Ito, pagka naka-steady siya dyan, ayan, pagka unang light dyan, park light. Pagka ganyan, headlight. O, yan. So, ito ang indicator niya. Alright, so pag gusto niyo naman mag-wiper, ayan. Ayan, mag-wiper ka, ibababa mo lang. Kung gusto mo naman medyo mabilis, ayan. Di ba guys? Kung gusto mong mabilis na mabilis, ayan, ibaba mo lang ng ibaba. Ayan, tulad niyan guys. O, ayan, baba ng mabilis, di ba? O, sa medium lang. Ito sa pinakamahina. Mahina yan. Magbibilang ng how many seconds yan bago gumana. Kasi mahina lang siya eh. How many seconds pa yan? Mamaya magagana. O, di ba guys? So, ibabalik na natin. Tataas na natin. Pagka magtubig naman, pisilin na natin to. Pisilin natin to pataas. Ayan, tubig. Ayan, wiper. Windshield wiper. Ayan. Kung sa likod naman, ito nang pindutin natin sa likod. Oh. Ayan. So, okay mga guys. Ayan, ito stick shift ito. Ayan, pag gusto mong mag-neutral, kung gusto mong mag-reverse, pinipindot ito mga guys ha. Ayan, tandaan nyo mga guys, automatic transmission, kailangan ito pindutin bago ka mag-change gear. Ayan, second drive.
secondary, ayan, primary. Ayan, so pag nakalakad lagay na sa letter D mga guys, hindi natin kailangan ang second first dahil ito ay kaya niya na lahat. Yan ang pinaka powerful na sa lahat. So kung gusto mo talaga na sobrang patalik, bundok, so pwede tayo mag one, no? It depende sa driver mga guys, pero sinisigurado ko sa inyo guys na 98% ng mga driver ay hindi, pagdating sa automatic transmission ng kanilang sasakyan, ay hindi na gumagamit ng second and first. Yan. So, naka-letter D lang, okay na lahat yan. So, mga guys, ito naman ay central lock. Central lock ito ng sasakyan. Pag once nilock mo yan, ay naka-lock na yan lahat. Yan. Central. Ito naman ang power window. Yan. Yan. Ito naman ang power window. Pag pinisil natin ito, ito guys, pipisilin ko to ah. Ito ang central lock naman ng power window natin. Pag pinisil ko to mga guys, tanging ito lang gagana. So yung sa kabila ay hindi gagana yan guys. Yan o, pinindot ka. Pag pipinting, o yan, pindutin ko. O, ito sa right. Ito sa right, right back ng mirror, ng power window. Ito, back left ng power window. O yan, pipisilin ko yan guys. So dapat pag pinisil ko, bababa yan o. O. Wala. Hindi bumababa mga guys. So, ibig sabihin na sa iyo ang control panel. Ayan, i-release ko guys ah. O, re-release ko ah. O, pindutin ko. Ito, pindutin ko to ha. O. Diba guys? O. Tapos ito naman. Ito. Ayan, front. Ayan. Pindutin ko guys ah. Ayan. So, diba nasa iyo lahat guys ang control. Oh, so gagawin naman natin ang side mirror naman. Ito, ibig sabihin, ito nasa right. Ibig sabihin ito nasa left. Ayun. So iko-control natin ang right. Sige, kukontrol natin ang right ha. Okay, pisilin ko 'to. Nandito control guys, oh. Ito. Pisilin mo left, right, left, up, down. Okay? Okay guys, ito control panel. Ito kung gusto mong right ang iko-control natin. Ito ang right, ang R ang pindutin mo. Okay? O, sige na, paggagalawin na natin. Start na tayo. Paggagalawin natin sa left. O, gumalaw siya guys, di ba? Papagalawin natin sa right. Okay, di ba? O, gumalaw siya. Papagalawin natin pataas. Ayan. Paggalawin natin pababa. O, di ba guys? Gumagalaw, no? Alright. So, kukontrol natin para makikita natin ang ating sasakyan kung merong may nag-overtake na sa bandang right, at makikita natin kung may approaching na car dyan mga guys, no? At the same time, ganun din dito sa left. Yan, makikita natin kung may approaching, may mag-overtake, may mag-attempt, at least aware tayo. So ganun ka-importante na kunyari tayo ay sisingit sa mga maliit na eskinita ng mga narrow road, ay makikita natin ang side mirror natin, no? Pagka magre-reverse tayo, lahat makikita natin. Ganun ka-importante mga guys ang side mirror. Napaka-importante. Ang rear mirror, ganun din. Napaka-importante din mga guys. Alright? So, basic tutorial yan mga guys, no? Ang ating, eto guys, ang aking tinuturo sa inyo based on my experience, no? So, hindi tayo nagkukuha sa basihan sa mga tutorials na based on tinuturo dun sa may mga online. Tayo guys ay based on my own experience. So kagandahan dito guys dahil actual yung nakikita ang ating ang sasakyan na inyong gusto matutunan tulad niya Nissan Patrol, malawak ito, sport utility vehicle, hindi rin ito basta-basta nga ano guys, no? Sasakyan na inyong pwedeng bilhin para itong inyong driving. At least mga guys, kung sakali mang iba ang inyong sasakyan na gustong bilhin, familiar na kayo sa power ng Nissan Patrol. Ayan. So guys, ayan na ha. Nakikita nyo, ito mag-hazard dyan. Ayan. Alright. So hazard mga guys. Ito power ng aircon. Ayan. Pagka yung window, pagka gusto mong isara, ito. Ito siya. Ayan. Gusto mong iangat. Ayan. Para magkaroon ka ng aircon. Gusto mo, ayaw mo naman medyo malamig, sasarado mo lang muna. Ayan. So, ito, pero nandito ay yung control. Ayan. Pag i-off mo ganyan, pagkadagdagan mo yung fan, nandyan. Ayan, aircon, AC. So, ayan. Huwag itong pindutin kasi mainit yan guys eh. Mainit ang ibubugan yan. Ayan.
So ganyan lang pag pag off, naka-off 'yan. Oh, pag naka-off na, kailangan naka-steady dito ha. Huwag niyo itong pindutin mga guys kasi ang climate or ang air sa labas ng inyong sasakyan ay papasok sa loob ng sasakyan. So huwag niyo itong pindutin. Ito lang ang pipindutin, aircon, tapos mag-fan. Pag-fan niyo, pindutin ang aircon. Yan, lalamig na 'yan mga guys. Alright, so ito naman ang control ng temperature kung gusto niyo taasan, kung gusto niyo babaan. Ayan. Andito ang control, ayan ang control. Oh. Ayan, hotter. Ayan, magbibilang yan. So sa 20 lang ang gusto ko guys. So ito naman ang temperature. Alright? So kung gusto niyo naman sa likod, may ano din dyan, may control din dito sa likod mga guys. Oh. Ayan, meron din dyan control. Aircon din yan. Dual aircon to mga guys. So yan, basic muna tayo mga guys. Pwede rin kayo mag-request. Pwede kayo mag-message down below kung anong gusto nyong tutorial natin. So kung paano mag-backlash ng gulong, paano mag-kalas ng spare tire, kung paano mag-diferensya ninyo sa sakyan, pwede din naman natin yan mga guys, no? Alamin para sa inyong lahat mga guys. So maraming salamat sa inyong pagantabi at support sa aking mamunting channel. Sana nagkaroon kayo, may napulot kayong idea mga guys sa aking mamunting channel. Alright, so sa Nissan Patrol mga guys, ha, ito bonus, extra bonus. Alright, ayan, papark ko na mga guys, ha, ipapark ko muna. So pagpark natin, ayan, nakapreno tayo. Ayan, nakapreno, tapos i-press natin to, yung button, tapos lagay natin sa park. Okay? Lagay natin sa park, i-handbrake natin. Yan, handbrake hatakin lang natin at papark na yan siya. And then, guys, papatayin natin. Pagpatay natin ganyan, medyo apakan muna natin para makita natin. Ito mga guys, itong Nissan Patrol may extra features ito mga guys ha. Ito. Hindi ito ordinaryong susi. Ngayon mga guys, kung ito ay naputol mo, nagpa-duplicate ka ngayon, pa-duplicate ka ng iyong sasakyan sa may key duplicate. Hindi ito guys basta-basta. Kailangan sa pinaka manufacturer ka talaga magpapagawa. Okay guys? Sa manufacturer ka magpapagawa kasi alam nyo kung bakit. Kahit ilan pa ang expert dyan ang papagawan mo, hindi ito guys gagana. Hindi gagana dyan pag kayo ay mag-start nito. Hindi gagana yan. Alam nyo kung bakit mga guys? Meron siyang microchip. Meron niyang microchip na ang lahat ng system niya nandyan. Ayan o. Oh. Ito guys, ang kanyang microchip. So kahit magpa-duplicate ka pa ng ilang beses, hindi mo ma-start yan. Maaaring gagana siya sa pinto, pero hindi mo mapapa-start ang makina. Kasi nga may microchip siya eh. So, nandito lahat ang memory niya. Kumbaga sa cellphone mga guys, andito yung memory card. Ito yung microchip na to. Ayan. O, yan mga guys. Sana meron na kayong napulot na naman na paribagong ideas na hindi basta-basta itong mga susi ay meron silang microchip. Safety nila yan guys. Safety. Na hindi basta-basta na talagang magpapaduplicate ka lang ay hindi mo yan magagamit kasi ang kanyang ang microchip ay meron siyang memory. Yan, nandyan lahat ang system niya naka-input. Okay? Maraming salamat mga guys sa inyong pagkantabay. Hanggang sa muli at pinagpapala ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon.